Mainit-init pa ang pag-uusapan natin ngayon, mga boss, ang mainit na hamunan ni Coach Jot at ni Sir Snow Badwa sa isang one-on-one interview. Sa nakarang interview nga ni Coach Jot, hinamon niya ang mga basher niya na sabihin sa kanya harap-harapan ang mga pinagsasabi nila. At ngayon nga, may pumalag na. Yan ay si Sir Snow Badwa. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, si Sir Snow Badwa ay isang multimedia personality. Kilala at makikita nyo siya sa spin.ph. Personal nga na nag-message si Sir Snow Badwa kay Coach Jot para sa one-on-one interview. Ito yung mismong hamunan nila, mga boss. Or pwede nyo rin puntahan yung personal Facebook ni Sir Snow Badwa. Agad naman nag-reply si Coach Jot na game daw siya. Kung matatandaan nyo sa mga live ni Sir Snow Badwa sa spin.ph, na-criticize niya ang coaching style ni Coach Jot dahil na rin sa early disappointing run ng Gilas, which is halos lahat naman ng fans nakikita yung mga pagkakamaling yun. Ito yun, mga boss, panoorin nyo. Tama na po, no? Wala ka naman akong dapat patunayan pa eh. Ang dami mo na pong na-contribute sa Gilas. Ang dami mo na pong nakuhang legasiya, ang dami mo na pong nakuhang honor, ang dami mo na pong nakuhang championship, at isa ka sa may pinakamaraming Coach of the Year awards. But yung Gilas coaching natin is no longer for you. Okay? Para po sa akin, pati po SBP, pati po mga players ng Gilas, nasisisi at nababash dahil sa kawalan ng sistema ng team natin na dapat sinisisi po sa coaching staff headed by you. Natalo lang po tayo ng gold doon sa SEA Games, di ba? A few years back, hinihingi na po ng tao yung iyong resignation. Pero kumapit to po ka pa rin po dyan sa pwesto. Inabot pa po tayo ng World Cup, sumatotal, yung ini-expect po ng mga tao na mangyayari, nangyari naman po talaga. Sipin nyo, 0-3 tayo, Angola na mas mababa yung ranking sa atin, tinalo tayo. May mga laro na po pwede nating ipanalo, hindi po tayo nakapag-adjust. Dahil hindi po nakapag-adjust yung coaching staff natin headed by you. Alam mo, Coach Chotres, dapat bumalik ka sa sistema ng mga graduates nung araw. Listen to the map. Pakinggan mo kung ano yung gusto ng tao. Sundin mo yung gusto ng tao. Pag sinabi nilang tsugihin mo yung kalaban mo, tsugihin mo. Sa sitwasyon mo, pag sinabi nilang bumitaw ka na, huwag ka na magpalusot na nag-file ka ng resignation pero hindi tinanggap ng SBP. Kasi kung irrevocable resignation yung ibinigay mo, wala silang magagawa. Ginawa mo ba yon? Hindi. Ngayon, Coach Jot, isave mo yung legacy mo. Please, para mo ng awa. Hanggat naaalala pa namin yung mga tagumpay mo sa basketball at hindi natatakpan ng sunod-sunod na kapalpakan ng Gilas natin. Eto, Coach Jot, kung hindi mo pa rin napapansin, no, yung incompetence mo as Gilas coach, pwede ko sabihin yan, 0-3 tayo ngayon. Si Jordan Clarkson, kahit papano maganda yung inilaro under Coach Yeng Giao. Pero bakit sa'yo nangamote? Binabas din ngayon ng publiko. Si Kai Soto, against Korea and some other teams, nung naglaro siya under Coach Tab, na-utilize ng maayos. Sa'yo, itlog. Sa'yo, itinutulak, patpatin. Ngayon, ang point ko dito, Coach Jot Reyes. Since si Clarkson pala yung anointed naturalized player natin, pinaasa pa natin sina Brownlee tsaka sina Achkwami, dapat ikaw na nag-adjust. Hindi dapat nangyayari na itong si Clarkson, hindi niya kilala yung kanya mga kakampi. Dapat nung inanoint niyo na pala si Clarkson as our naturalized player, dinala mo na yung mga players natin sa Amerika para nakasama na niya sa Utah, nakasama na niya doon, kung saan man. Nakilala niya kahit papano, hindi yung hinintay natin siya. Tapos pagdating sa China, wala naman pala siyang visa. At isa dyan, hindi ka dapat nakikipag-away sa mga players. O, ang dami natin naging issue, ang dami natin naging drama. Ito lang ang point dyan. Kung ayaw ng player maglaro, huwag nyo nang habulin. Kung yung isang player na injured, huwag nyo nang hintayin. Dahil sumatotal, ayan, katulad ni Scottie Thompson, na-injured, hinintay natin. Lumabas po yung deconditioning niya dito sa liga, sa World Cup pa. Pero sabi ko nga po, bago magkaroon ng problema with the players, with some other individuals sa national team natin, dapat nasusolusyonan na yan. And with your personality, alam ko matigas ka din eh. Alam ko may pride ka rin sa sarili mo eh. Diba? Yan yung isa sa mga nagiging problema. At isa pa, Coach Jot dito, dribble and drive mo hindi na huangkop yan sa present day basketball. Yung dribble and drive natin, naging effective po yan from way, way back. From almost 10 years ago, kasi meron kang Jason Castro at Jimmy Alapag sa team mo. Ngayon, wala ka eh. Wala kang point guard. Ipinilit mo ba yung dribble
nag-small ball doon sa mga laro. Ang lalaki ng kalaban natin against Italy kagabi, nag-small ball ka. Ang ganda ng laro ni Junmar, nilabas mo. Dapat yung sistema mo, Coach John, ibinagay mo doon sa mga available players na nasa lineup mo. At bukod doon, yung mga players na kinuha mo sana, yung mga players na karapat dapat maglaro para sa Ginas. Babalik tayo sa sinabi ko, a few weeks back, best of the best sana ang dinala mo doon. Kaso 3-point shooter, point guard, defender, wala tayo. Ito naman po masasabi ko sa ating Ginas program. Sana po maghanda na tayo ng totoong programa. Gumawa na po tayo ng team na Gilas lang. Huwag na po tayong umasa sa PBA. Dahil yung PBA po, hindi yan mag-a-adjust ng schedule kasi meron din po silang negosyong pinoproteksyonan. Umuuho tayo ng team gaya ng ginawa natin sa Gilas ni Tricot Roman at sa Gilas ni Tab Baldwin. Meron na tayong mga sariling players. Mas mabigat po ang hamon ngayon dyan kasi yung mga mahuhusay na players po natin sa amateur at sa collegiate, kinukuha na agad ng ibang mga liga. Pero kung nabayaran nyo si Jordan Clarkson ng $1 million at ito si Kai Soto ng $300,000, ba't hindi nyo na lang in-spread out dyan para hindi nyo na hayaang na-coach yung mga players po natin ng mga liga na yan abroad na katulad po ng Japan, nakikinabang sa transfer of technology na ibinigay ng mga players natin doon. Dapat gumawa na lang po tayo ng sarili nating Gilas. Yun pong San Miguel Group at saka yung MBB Group, kaya naman ho nilang tapatan. Yun ho kanilang pinagsanib na puwersa ng kayamanan, kaya nilang tapatan kahit to Amerika pa ang bumubuha sa players natin. At dapat po sa SBB, kayo ho ang napupunto na ng galit kayo dahil sa nangyari sa team natin. Nakakaawa po kayo kasi kayo na ho ang naglalabas ng pera, kayo ho ang hindi natutulog para sa preparasyon ng hosting, kaso kayo po ho nasisisi. All because hinayaan niyo po yung kapritsyo ng isang tao. Dapat po na baguhin na natin yung Gilas, Coach Chot Reyes. Sabi nga ho nila noong 1980s, tama na, sobra na. Save whatever pride you have there for yourself. Ikaw na mismo ang bumitaw. So abangan natin ang one-on-one interview, mga boss. Magandang usapan yan, lalo na sa pag-improve ng basketball community natin dito sa Pilipinas. Mapapagbigyan na rin na makinig sa mga suggestion ng fans. Kayo, mga boss, anong opinion nyo sa one-on-one interview nila? Comment nyo dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga video.